Bali, ito pala yung area ni Sir Makatits kung saan nakuhaan yata ito ng buto. Hindi ko alam kung anong klaseng buto. Buto ba ito ng hayop o anong klaseng hayop? At ito yung pinasa niyang mga sign sa area niya. Silipin muna natin, mga Katits. Bago natin umpisahan ang pag-sign reading sa area na ito. Medyo maliit lang na bato. Okay, umpisa na natin. Pinamagatan ko pala itong Japanese treasure na hukay na mga buto, assessment 230. Medyo mahaba-haba na tayo, mga Katits. Marami-rami na tayong mga kasamahan na nabibigyan ng assessment trading. Ang masasabi ko dito sa sign mo na ito, sir. Panoorin muna natin yung ibang picture. Ayan, buo. Para siyang isda, mga Katits, na may mata at may guhit pa dito sa gilid. Ayan, oh. Ito yung parang sa parting hasang niya. Ah, okay. Nangangahulugan ito, sir, na nagpapasunod siya sa harapan. Ibig kong sabihin, ang travel order sign ito, hindi mata, mga Katits. Kasi ang mata may sumusuporta na guhit. Daanan ito ng tunnel pag ganito, sir. Hindi lang masyado makita ang guhit na yan. Ayan. Ayan ba, tagus? Pag ganito, straight down ito na daanan ng tunnel papunta sa ilalim. At ang area na tinuturo niya, banda dyan or banda dito. Kaya maghanap ka pa ng ibang sign na susuporta kung saan ka ipa-under. Pero ang area na pinapatravel ka, papunta dyan. At hindi magkalayo yan ng mga 10 meters, 15 meters. Meron talaga at meron mga sign na sasalo. Yan ang assessment trading ko dito sa sign mo na ito. Dito ata nila nakuha, mga Katits, sa likuran. Ito naman. Dito ata nila nakuha ang butong yon kung saan nahukay nila. Pero medyo parang mababaw pa. Ang assessment trading ko dito sa bandang puwitan niya, daanan ito ng tunnel. At may nakaharang kasi ito, eh. Itong bakal na ito, eh. Para masilip natin ang parang paa. Paa ba ito? Nagpapasunod pa ilalim. Ay, under talaga ito. Daanan ito ng tunnel kung saan tinambakan ng bato. Kung hindi ako magkakamali dahil pag ganito ang mga buka sa pagkaukit, nako. Ibig sabihin ito, ang daanan ay loose track or binar down or pinaguho. Sa madaling salita, pag pinaguho, mga Katits, hindi talaga mawawala ang malaking or mga malalaking bato na tinabon. Ayan ang assessment trading ko dyan, sir. At dito naman tayo, medyo komplikado ito, eh. Maliit. Ayan, oh. At hindi masyado kuha ang bato. Pero kung pagbabasihan natin ito sa pagka-engrave niya, parang literacy, under ito, eh. Nagtuturo, may sumusuporta dito sa baba, oh. Nagtuturo sa parting harapan. Kaya kailangan ninyong busisihin at bantayan ang mga sign na paturo. At ito naman, butas naman, naka harap dyan. Para siyang mata, dalawang butas. Bantayan mo, sir. Baka ang area na ito, sa unahan konti, mga 5 meters, ito rin ang area na sana yon tinitignan ito. Ibig sabihin, kung yun man, ay dito ka na mag-down. Ayan. Diyan ka mag-tisdig sa harapan yan. Kasi pag dalawang butas, ibig sabihin, daanan yan. Load lock position, naka-slant, nakaturo sa baba. Ay, ibig sabihin,
may daanan dyan sa harapan na tinabunan or binar down. Yan ang assessment trading ko dyan. At dito tayo sa kabila, nako, hinating ba to? Tagusan ng biyak. Ibig sabihin ito, sapa ito. Nahati sa dalawang party. Para pa siyang, alam niyo yung hugis, ano mga katits, yung laruan na kuti, trompo, ayan, boundary yan. Ibig sabihin, nagpapahiwatig ito ng area, lugar, na may boundary. Kung saan ang sinasabi niyang boundary or naghahati sa area ay ang sapa. Yan ang meaning niyan mga katits. At dito tayo sa kabila. Pag ganito naman, baka yun na yung buhay, ibang butas. Oh. Nakatingin sa ilali, sa gilid. Hindi magkalayo sila dito sa sinasabi kong ito. Ayan. Kasi ang mga sign, nagtutulong-tulungan yan sila mga katits or nagsusuportahan yan para ipapaintindi na nandito banda ang digging spot or dito ka maghukay. Tisdig lang dyan sa harapan sir ng 4.5 feet. Pero pag mga ganitong klaseng plastada sa area, nako, malaliman ito mga katits. Ayan, hindi ito kakayanin ng isang taon na paghukay. Hindi. Yan ang may papayong kaibigan ko sa iyo sir, sa grupo mo. Kailangan ng sapat na financing. Ayan yung butas nila. Daanan yan. Ibig sabihin nito, daanan na naka or saan siya nakaharap. Diyan lang sa harapan, daanan ng tunnel. Yan ang assessment trading ko dyan. At dito naman tayo sa kabila. Kung mapapansin natin mga katits, biak. Ito ata yung pinakapuitan nitong batong ito. Ayan. Sinabi ko na ito kanina. Daanan ito ng tunnel kung saan tinakpan ng malaking or mga malalaking bato na pinaguho or binar down. Ayan. At dito tayo sa kabila. Ah, okay. At iba yung buto sa kabila. Iba dito, parang nakatingala sa taas. Tingala ba ito butas na papunta dyan ang direction? May litter C pala dito sa gilid. Oh. Hanapin natin yung ito yung batong ito eh. Ah, okay. Ito nga siya. May tapyas pa pala sa gilid, sir. Ibig sabihin, under. Ibig sabihin, dito ka mag-under sa harapan niya kasi dalawang marka ang magkatabi, under, travel sign, na dito. Ayan, ito naman, daanan ng tunnel. Sigurado ako baka may laman sa gilid ng tunnel na yan kung saan ito. Or, nako, baka water trap yan kasi nalalagyan ng tubig oh, nasa gilid. Tapos ang target, mapapansin natin sa pinakailalim niya mga katits, nandito ang butas. Ayan. Madaling salita, street tunnel ito papunta sa ilalim na may butas, pwedeng maging trap niya ito. Replica ba? Kumbaga, replica niya sa layout ng tunnel sa ilalim at ang direksyon na sinasabi niya, ang area, nandito sa harapan. Yan ang assessment trading ko dyan. At dito tayo sa kabila. Balikan natin yon. Sana yon. Ah, ito nga yon. Under nga ito, sir. Sumusuportang guhit. Papunta dyan ang direksyon. Maghanap ka ng ibang sign na sumusuporta. Kung saan ka pinapatisdig. Ayan ang final assessment trading ko dito sa mga sign mo. Okay, maraming salamat mga katits. Sana may nakuha kayo mga simpleng idea na sa ganoon malaglagan ang inyong kalaman pagdating sa pag-trace your hat. Ulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you mga katits.